at lahat. What is up mga kumagumagot tayo sa episode 2, anything is possible. Ako nga pala si JC Pakala, isang tambay ng Malabon at screenwriter ng mga movie at TV series na most likely hindi ninyo pinanood, but that is fine. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahirap na parte ng pagsusulat ng screenplay at yon ay kung paano magsimula. Well, sabi nila, ang pagsusulat daw ng screenplay ay isang proseso ng pagbubuntis, paglilihi at panganganak. Siyempre hindi ko alam ang feeling ng pagbubuntis dahil wala naman akong matres, pero kung meron man, wala akong punchline. Pero the good thing about screenwriting is that lahat tayo pwedeng mabuntis ng idea. Hopefully, lahat tayo ay makapagluwal din ng kanya-kanyang screenplay, di ba? Pero bago tayo mapunta sa buntisan, tuturuan ko muna kayo how to get laid. I mean, lay the foundation of your screenplay. At iyon ay magsisimula sa So, naniniwala ako na ang pagsusulat ay binubuo ng mga bagay na naituturo at hindi naituturo. Yung mga experiences at sensibilities na naipon at humulma sa inyo bilang tao, isang malaking parte yan ng pagsusulat. At hindi ko yun kayang ituro. Siguro ang maitutulong ko ay kung paano hanapin at i-identify ang mga yun. Pero at the end of the day, kayo ang gumagawa ng sarili-sarili niyong experiences. Kaya magfo-focus tayo dun sa mga bagay na kaya nating ituro. Bawat writer ay may kanyang-kanyang style, approach at diskarte sa pagsusulat. At syempre, dahil vlog ko to, lahat ng ichichika ko ay ang sarili kong atake. If ever na hindi gumana sa'yo, okay lang yun. Hindi naman to batas na nakataga sa bato na kapag hindi ka sumunod ay tatapyasan ka ng utong. Hindi ganun. Pero hopefully, may makuha naman kayo dito sa kwentuhan natin. At kung wala, sana matulungan pa rin kayo ng videos ko na makahanap ng sarili nyong approach sa pagsusulat ng inyong screenplay. So kapag kinarir mo ang screenwriting at nagsulat ka sa mga networks at studios or basta para sa ibang tao, usually may mga given at prompts na yung mga yan. Halimbawa, may artista na silang nasa isip, sasabihin ng producer, bigyan mo nga kami ng rom-com para kay Katrina. O kaya naman may mga peg na silang pelikula. Kaya mo ba kaming gawa ng horror na parang Get Out? Get Out! Get Out! Get Out! Get Out! Get Out! Sorry, man. Minsan naman, may location na. Uy, baka may material ka naman dyan. Nag-shoot tayo sa Palawan. So, for an example, ngayong panahon ng pandemic na mahirap mag-shoot at napakaraming limitations, ang hinihingi ng mga producer ay ang mga kwento na konti lang ang tao, konti lang ang location, at konti lang ang budget. Bilang screenwriter, kailangan mo mag-adjust sa mga given, sa mga prompts, at sa mga limitations na yon. Ang tawag sa mga ganitong project ay commission script. So may kumausap sa'yo, may nag-commission sa'yo para isulat yung script na gusto nilang gawin. So siguro na itatanong mo, kailan ko kaya pwedeng isulat yung mga kwento na gusto ko talagang isulat? Isa lang ang sagot dyan. Pwede mo siyang isulat kahit kailan mo gusto. Ang tawag naman sa mga script na to ay speculative script or spec script in short. Ang spec script ay mga script na sinusulat ng mga writers na walang nag-commission sa kanila. Gusto lang nila isulat. Kadalasan, ang mga spec scripts ay mga passion project. Ito usually mga pinapasa natin sa mga workshops, sa mga festivals, at umaasa tayo na merong isang Poncho Pilato na maka-appreciate ng kwento natin at tataya sa ating sariling kwento. Minsan, nag-open house din ang mga networks at studios para sa mga spec script. Or siguro kapag nagkaroon ka ng mga filmmaker friends, pwede nyong ishoot yung spec script na sinulat nyo. Basically, basta ang spec script ay isang screenplay na sinusulat nyo without anyone commissioning you. Minsan iniisip ng mga nagsisimulang writer na kapag tumanggap sila ng commission work para sa isang network, studio, or para sa ibang tao,
sellout na sila. Na parang wala nang dignidad yung sinusulat nila. At ayoko yung thinking na yun. Para sa akin, kapag kinomission ka ng ibang tao na isulat ang kanilang screenplay, ipinagkatiwala nila sa inyo ang kanilang storya. Meron silang nakitang skills mo na naging kampante sila na ipagkatiwala ang kwentong ito sa'yo. On the other hand naman, meron namang mga nagsisimulang writer na kapag hindi sila nakakatanggap ng commission work, nawawala na sila ng loob. Feeling nila hindi nagtitiwala ang ibang tao sa kanila, pero hindi ganun yun. Minsan, may binabagayan lang talaga ang certain projects at hindi nangahulugan yon na dapat kang huminto sa pagsusulat. Ay, kasi yan. So ito na nga mga kumagno, sa hinabahaba ng pasakali ko kanina, babalik tayo ngayon sa kauna-unahang topic natin, which is ang pagsisimula ng inyong screenplay. At lahat ng ito ay magsisimula sa paghanap ng inyong idea. So siguro tinatanong nyo, saan nga ba talaga nahahanap ang idea? Kahit saan. News articles, magandang source yan, lalo na yung mga tabloids, headline pa lang may istorya ka na. Ayaw magpakopya, binasag ang mukha. Good source of story. Another tip sa paghahanap ng storya, makinig ka sa chismisan ng kapitbahay nyo. Feeling ko, innate sa mga writer ang pagiging chismoso eh. So kapag nakinig ka ng chismis, malalaman mo kung paano nabuntis ang anak ni Aling Tasing ng isang addict. Good source of story. Pero, naniniwala ako na ang best source of story ay ang inyong mga sariling dangas. Meron siyang feeling of authenticity. Mas malapit sa'yo ang storya, mas maganda. Halukain mo ang memories mo. Hindi ko sinasabing ikwento mo ang buong buhay mo, maliban na lang kung biopic yung sinusulat mo. Pero yung mga experiences mo, magandang jump off point yan para sa isang authentic na kwento. May isang sikat na quote, sabi, write what you know. Hindi ako 100% agree dito dahil meron namang research para sa mga bagay na hindi natin alam. Pero dapat alam mo yung feeling and emotion ng kwento na gusto mong tahakin. Kung tungkol sa heartbreak yan, dapat alam mo yung feeling nun. Hindi ko sinabing makapag-break ka sa jowa mo, pero dapat may grasp ka nung feeling at emotion nung isusulat mo. So, mag-cool off muna kayo. Charot! Kasi kung hindi, magmumukha siyang fake. Sinisigurado ko sa'yo yan. Napakaraming sources ng kwento. Kailangan lang nating malaman kung yung idea na meron tayo ay buo or baka mga fragments pa lang siya ng idea na kailangan pang buuin. Minsan may lumalapit sa akin or nagme-message sa Facebook tas sasabihin nila, may idea ako eh na gusto kong isulat. May mga ilan-ilan naman na nagbe-message at sasabihin, may idea ako eh, baka gusto mong isulat. Gusto lang nilang ipasulat yung kwento nila sa akin at hindi naman sila naniningil. Siguro gusto lang din nilang makita yung kwento nila sa big screen, which is very satisfying. At ako naman bilang madali ang kausap at alam mo yun, minsan baka may matisod tayong ginto. Lagi ako nakikipag-engage dun sa mga nagme-message sa akin na nagsasabing meron silang mga idea. Eh di magkukwento nga sila. So, may idea nga kasi ako tungkol sa batang kilay. Okay, interesting. So, ano mangyayari? Ayun, Liza, makita natin yung hirap niya araw-araw. Pasok siya ng school, may light siya, ganun. Yung daily struggles ng batang pilay. Tapos, yun na. Ngayon, papakita lang natin. Okay. So kapag ganito ang sitwasyon mo, hindi pa buo yung idea. Ang meron ka pa lang ay fragment of an idea. Seed pa lang siya. Kumbaga sa metaphor natin kanina, sperm cell pa lang siya. Hindi niya pa namimit yung egg cell. Pero huwag ka mag-alala, may shortcut tayo dyan. Sabi ko nga sa inyo kanina, tuturuan ko kayong mabuntis ng idea. Ang bawat idea ay merong intention at obstacle at kapag nag-meet sila, meron ka ng idea. Isipin mo na lang na yung character mo ay merong isang bagay na gustong gawin. Yun yung intention. Pero may isang bagay or maraming bagay na humahad lang sa kanya. Yun yung obstacle. Importante
importante na bigyan mo ng problema yung character mo. Hindi mo naman kailangang solusyonan agad. Saka mo na yung problemahin. Lalabas din yun kapag nakilala mo pa yung character at yung mundong ginagalawan niya. So ngayon, mas importante ang problema. So babalik tayo dun sa batang pilay. Bakit hindi problema ang mga nabanggit natin kanina? Kapag ang character mo ay araw-araw natutulog at gumigising sa sitwasyon na naroon siya at araw-araw niyang napagtatagumpayan yung sitwasyon na yon, walang problema. Kung yung batang pilay na nasa example natin kanina ay araw-araw naglalakad sa school, kahit gaano yan kahaba, kung araw-araw niyang napagtatagumpayan yung paglalakad na yon, walang problema. Therefore, wala ka pang idea. Fragment pa lang siya. Sabi nga ni Aaron Sorkin, you do not have an idea until you can use the words but, except, and then. Sa Tagalog, pero, kaso, pagkatapos. You can't handle the truth! Ngayon, what if yung batang pilay natin ay na-love at first sight? Umamin siya kay Ate Girl. Sabi sa kanya ni Ate Girl, pogi ka naman. Mabait ka naman. Kaso, ang pangarap kong boyfriend magaling magtinikling. Pangit ng example. Or basketball player halimbawa. Eh di may problema ka na. Kapag nabuo mo na ang sentence mo, huminga ka na ng maluwag-luwag, meron ka ng idea. Kaso, not all ideas are made equal. Paano mo malalaman kung yung idea mo ay good enough or kailangan pa siyang i-work out? Number one, dapat may urgency. Bakit urgent kay character ang dapat niyang gawin? Bakit kailangan mag-aral ni protagonist ngayon ng tinikling? Kasi kung bibigyan natin siya ng mahabang prep time, halimbawa taon, para mag-practice ng tinikling para kay Ate Girl, walang urgency. Pero paano kung next month na yung performance at ito na ang huling chance niya para ma-impress si Ate Girl dahil graduating student na sila. Wala nang next year, posibleng lumipat na ng ibang lugar si girl para mag-college. May urgency. May pagmamadali. Minsan tinatawag din ito ng mga writers na time bomb. Kailangan gawin ito ni character dahil ito na ang last chance niya. Pangalawang kailangan mong isipin ay mataas ba ang stake? So tanungin natin, eh ano ngayon kung di niya makuha si Ate Girl? Ano mawawala sa kanya? Kung wala naman pala, eh di wag na lang gawin. Pero what if sa buong stay niya sa school na yon, si girl lang ang nagpasaya sa kanya? What if si girl lang ang nag-inspire sa kanya na mag-aral and to dismiss the bully? Nakapagkasama niya si girl, pakiramdam niya hindi siya pilay. At kung mawawala si Ate Girl, mawawala rin lahat ng to. So bilang writer, trabaho mong tansyahin kung mataas ba o mababa ang stakes. At kung mababa, pwede pa ba natin tong itaas? Kailangan nating ilagay si character palagi sa isang risky position. Kailangan lagi siyang may desisyon na ginagawa at yung desisyon na to ay hindi laging madali. Na kapag ginawa niya ang isang desisyon na to, pwedeng may masaktan. So sana natulungan kayo ng video na to na i-develop ang inyong idea para sa inyong screenplay. So lagi mo lang tandaan that idea is equal to intention plus obstacle, na meron kang character na may gustong-gustong gawin pero may humahad lang sa kanya. At palagi mong siguraduhin na laging urgent ang situation at mataas ang stakes. Kung meron kayong tanong tungkol sa kwentuhan natin ngayon, just comment down below at susubukan kong i-address yan lahat sa abot ng aking makakaya. Kung meron kayong topic na gustong i-cover, i-comment nyo na lang din at gagawa natin ng paraan yan. So that's it mga kumag, don't forget to like, subscribe, and hit that bell button para updated ka sa ating mga video. Hey.